Assalamualaikum mga ka-OFW ko at mga kabayan ko. Makikiusap naman ho Sultan sa inyo na i-post naman ninyo ito at i-share para makaabot diyan sa mga Marcos at sa mga Romualdes. Unang-una ho, kaming mga Muslim ay nakatayo sa likod ng Presidente Duterte. Pangalawa, yang kakapalan ng pagbubuka at kawalan ng utang na loob sa Presidente ng Pilipinas na si Presidente Rodrigo Duterte ay hindi namin kinakatuwaan. Pambabastos kay Sara ay pambabastos sa ating Pangulo at sa tatay ng Pilipinas. Tandaan lang natin, dahil kay Pangulong Duterte, kinilala tayo sa ibang bansa. Tandaan lang natin na yung mga Marcos na yan ang nagnakaw sa kabanang bayan noong panahon nila. Mahigit 20 taon na nilapastangan yan mga Pilipino. At pangalawa, akalain mong traidorin nilang taong naglukluk sa kanila o nasan sila ngayon? Pangalawa, lapastangan nila ang nagpalibing sa ama nila sa libingan ng mga bayani, samantalat magnanakaw lang naman. O hindi ba, ang daming kaso ng mga Marcos sa International Court of Law na hindi pa tapos hanggang ngayon. Na pinapatunayan na hindi nagnakaw ang ama nila, pero limpak-limpak ang pera. Hindi na ako magtataka na ang tawag niya ang presidente na yan kay Magdjani, kay Enrile, eh ninong. Samantala si Enrile ang nagpatayo at nag-umpisa ng People Power Revolution. The engineer of Power Revolution is Enrile, but he is calling him Ninong Jani. O hindi ba traitor nga? I will not stand to anyone who have a conflict to my father. Yun yan. Pero yung mga yan, makakapalang mukha. Pangalawa, yung presidente at yung asawa niya, nabasasin si Vice President Sara, sa paghatid kay Presidente sa pagunta ng Vietnam, makapal ang pagmumukha mo, sampid ka lang naman. Tandaan nyo yan. At kung may mangyari sa Presidente at kay Sara, sa loob ng Presidente ng Republic of the Philippines, magkakaletche-letche tayo mga Pilipino, sabay-sabay. This is something that I take very personal. Because President Rodrigo Duterte is the person where I see my grandfather. Proud of being Filipino. And this is the only person that gave us dignity abroad. Ano bang ginawa ng mga Marcos sa ating dignified country? Eh hindi ba't nalintikan tayo sa Kuwait? Kaya nga nagkaban-ban ang mga tao sa Kuwait, kagagawan nila. Dahil hindi niya alam kung paano mag-diplomatic approach para sa ating mga bansa at sa mga bansang umatangkilit sa Pilipinas at servisyo natin. Hindi ba? Yan ang unang-unang yung pakatandaan dito sa Middle East. Kagagawan ng mga Marcos, kapabayaan nila ang nagresulta ng dahilan ng pagkakaban ng mga Pilipino sa Kuwait. At huwag natin hintayin na lahat ng bansa ay kahamuhian tayo kagagawan ng presidente ng iyan. Pakita nyo kung gano'ng kaarte ang asawa niyan. Akala mo kagandahan, hindi rin naman maganda. Lintik. Pagkatapos kayong suportahan, itaas kung saan kayo naroon ngayon, kung paano ilibing ang ama nyo, yan ang gaganti nyo sa presidente. Huwag natin hayaan na mapasama pa natin ang loob ng taong nagsilbi sa atin buong buhay niya. Lintik kayo mga Marcos kayo.